What's up guys? Welcome back to my channel, Anime Online po. Andito na naman tayo, magre-review tayo ng Mariano. Pero bago yan, sa mga bago lang, kung bago ka lang sa ating channel, huwag mo pong kakalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell syempre para updated kayo. At mag-join po kayo guys sa ating membership. At gusto ko lang pasalamatan lahat ng ating members guys. Shout out po sa lahat ng members niyan. Kaya kaway-kaway kayo dyan sa ating comment section para makita nila yung kayo, no, makita nila ang ating mga members. Kasi ang mga members niyan guys, may mga badges yan, no? So special yan sila. At meron kaming group chat na tinatawag na namin Kalime Online Coin Hunters. Okay, no? Kaya mag-join na po kayo. Ito po ang ating Barya 1975. Bagong lipunan, Marcos Coin guys, no. Mag-a-update tayo dito. Kasi no, last year meron na tayong content about din dito, pero siyempre 2021 na ngayon, kailangan updated tayo eh. 'Di ba? Ayan, kung makikita nyo, okay pa tong example ng ating Barya 1975. Pero guys, ito po yung tinatawag nilang ordinary na 1975. Kasi napakadami po ng vintage nito. Ayan siya. No. Kasi ito po ng 1975 na ito, meron po itong mga variation. Ganon din yung iba, no, yung ibang years. No, at apat na variation sa aking pagkakalam. Matitignan nga natin doon kung ano-ano para alam natin, no. Kasi meron kang common na ganito, kasi pagkatapos nitong content na to, sigurado marami magko-comment niyan na may mga hawak silang ganito kasi nga po common yan, pero meron po iyang value, no. Kaya syempre hindi naman dapat natin ito basta-basta na lang binabaliwala, kasi meron akong pinagtanungan na isang coin buyer, no. Pinakita ko lang naman, tinesting ko lang, sabi ko meron po ba pa itong value. Reply niya wala eh, no? Kaya nakaka-disappoint naman, sasabihin walang value yung ganitong mga barya. Meron po yan, hindi po pwedeng walang value yan. Itong meron lang nagagusto sa barya mo na yan eh, kahit common yan at gustong i-collect, lalo yung mga baguhan, di ba? Magkakaroon na value yan. At pag nagkasundo nga kayo sa presyo, di ba? Pero ito ang kanyang years guys, so 1975 to 1982, di ba? Tapos yung composition, nickel, at nandiyan na rin kanyang yung kompletong pictures nito nandito sa mga bago lang, sa mga nagko-collect. And at namista.com ang puntahan ninyo, dahil na membro po ako nito, at marami po tayong subscribers at members na membro din netong Numista. Ayan, Numista, di ba? Ang ibig sabihin ng Numista guys, pag sinabing Numista, ayan po yung mga tinatawag na yung sa pag-aaral, no, yung mga history ng pera. Ayan, pinag-aaralan yung mga uri, yung mga variation ng mga barya, no. Numismatic po ang tawag diyan, kaya tinawag na mga collectors yan, no. Tapos andito yung may comments dito eh. Sabi, inscription, Republika ng Pilipinas. It's banner, inscription, isang bansa. So dalawang klase, no, Republika ng Pilipinas at isang bansa, no. So yung ating hawak pareho eh, Republika ng Pilipinas eh. Mababasa mo doon sa may ibaba ng watawat ng Pilipinas, di ba? At dapat so didiretso tayo. Yan, ang unang variation, 1975, 20, dami, no, 20 million din yan, di ba? 20 million, yung pinaka-common, yan yung ating hawak, 74% ang frequency niya dito, yung dami niya dito sa Numista, no. At meron naman din siyang value nga dito, sa uncirculated nga is 121.39 pesos, di ba? So may value, no. Yung nagsabing walang value yan, kasi ang binibili nun, ano eh, yung collector nun, binibili nun mga silver lang at gold din. Mali po yung sasabihin na hindi porkit hindi mo binibili, sasabihin mo ng walang value. Pwede mo sabihin niya na ganito lang kasi ang value niyan. At sabihin mo na lang din na hindi ka bumibili nun. Magpakatotoo ka na lang, kasi yung ibang mga tao dyan na nagtatanong yan, naguguluhan niyan sila, ano ba talaga yan? May value ba yan o wala yan? Sabihin niya na lang yung totoo, na meron po yan. Kasi nga po, pag may gusto mag-collect niya, yung mga nagsisimula parang mag-collect, kahit common niya, bibilihin po nila yan. Tapos, yung sunod na variation, 1975, FM na. Ito na yung sinasabi ko, FM type ng Marcos Coin. At sobrang baba, guys. Oh, 3,000
850 lang yung record eh. 1.9% eh. Diba? So, ang baba nitong FM na to, 1975 FM. Tapos, yun, yung KM number niya, no? At mayroong kasulat na MAT. Diba? Ang mabasa dyan, MAT eh. MAT. Ibig sabihin yung MAT na yan, yung variation niya, palagay ko yan yung kulay eh. Yung pinaka-appearance ng coin na yan. So, maganda, diba? 1.9%. Ayun ba? Naghahanap nga ako niyan eh. Nag-content nga ako niyan na naghahanap ako niyan. Last year wala. Walang nag-comment na meron silang ganyan. Kasi mukhang ang mahirap na din hanapin. Kasi sa tagal na, sa tanda na, 3,850 lang. No? Tapos sa 1.10% lang. Eh. Mukhang mahirapan na nga tayong makahanap na itong mga ito. Tapos yung sumunod na variation, FM type din siya. Pero iba-iba yung dami naman ito. 39,000 ng example, no, yung record, 15% naman din dito. Proof naman siya. Proof coin. Ayan, sa uncirculated. Magandang value, guys. Oh, 307.76 na dito sa n.numista.com. Guys, no. Kaya, FM type, tapos proof coin siya. Iba naman ang appearance din ito. Kasi ang mga proof coin, mamaya papakita natin kung ano ang itsura ng mga yung mga proof coin na yan, no. At yung panghuli na FM type din siya. 7,000, medyo mababa din to, 7,875. Tapos 2% lang, mababa din ang frequency niya. Iba naman ang ano nito, ang variation na special uncirculated naman siya. Special uncirculated. Ano kaya ang itsura niya? Pag sinabi kasi uncirculated, guys, di ba, yan yung sobrang kintab, walang gasgas ang barya. No? Hindi natin masabi kung bakit tinawag na special uncirculated. Siguro, baka ito yung mga naka-blister pack or pang dinisayan ginawa para i-collect talaga ng mga coin collectors. Eh. Kasi ganun yun, di ba? Yung mga proof coin, yan, ginagawa talaga yung mga barya na yan para sa mga collectors. Tapos guys, pakita ko na rin sa inyo. Andito pa rin tayo sa may Numista, no? Pakita ko sa inyo, bali itong picture na ilagay dito ng collector, no? Ito po yung FM type na sinasabi. Yan, yung may maliit na logo dyan sa gilid na yan. Yan yung FM. Pwede na Marcos initial yun eh. Pag ganyan, merong ganyan ang inyong coin at ganyan ang itsura, FM type yan at proof coin. Kasi alam ko yung gantong yung maitim, no? Yung surface ng barya. Ayan po yung mga proof coin yan. So, alright guys, hanggang dito na lang ulit ang ating konting yan. Salamat po sa inyo lahat, no? At tapo muna tayo. God bless you all, guys. Until next time po.